Guys, huwag niyong i-skip yung video para maintindihan niyo kung ano yung mga idea niya. Kung ano yung ibig sabihin ng mga yung mga guwit-guwit na yan, yung mga ganyan-ganyan, yung paliwanag kung bakit ganyan ang itsura niya, yung benefits kung bakit kung yung benefits na meron sa kanya na wala sa ordinaryong ganyan. Calandius oil. Mas maiintindihan nyo siya kung hindi nyo escape yung video. 3, 2, 1. Guys, hello. Welcome back to our channel. Eto. Ngayon, meron akong bagong dine-develop na chamber. Kakaiba yung design. Maganda to guys kasi ano siya. Ang tawag ko dito ano, paano ba? Ganito. Sabihin na lang natin na double impact chamber. Double impact. Bakit naging double impact? Kasi, una sa lahat guys, ganito. Medyo assembling mo natin na konti para mas maintindihan nyo. Assembling mo na natin ah. Ayan. Assembling natin. Tapos ikakabit natin siya dito. Medyo. Kita niya. Ito, dising ko to. Ngayon, bakit ko sinabing double impact siya? Kasi guys, itong chamber na to, ay wait lang, unahin muna natin yung ano niya, yung idea niya kung bakit ganito itsura. Kung mapapansin nyo, wala siyang ano, wala siyang ganito. Sensya, hindi ko alam yung mga tawag sa ganito eh. Yan, kung alam nyo, pwede nyo i-comment sa comment section ko anong pangalan nito. Ngayon, ang purpose nito, para ilagay mo yung kaldero. Diba? Ngayon, kabaliktaran, ito, hindi mo siya require na lagyan ng ganitong bagay. Kasi once na nilagyan mo siya, may useless itong mga bilog. Pwede rin yan kung babawasan mo yung apoy. Ngayon, bakit hindi mo siya kailangan lagyan ng ganito? Ito yan guys, papaliwanag ko ah. Kukunin ko yung kaldero para mas mabilis yung maintindihan. Hello, hello. Ito na, balik tayo. Ito, sabi ko nga underdeveloped pa yan. Pero unahin mo natin to. Ito kasi siya, ang pagkakaiba nilang dalawa, ito, explain ko ah. Lalapag mo yung kaldero. Once na nilapag mo yung kaldero, ito yan. Saan natin yung flash? Ayan. Ngayon, ang mangyayari dyan, meron siyang tinatawag na kawalan ng hangin. Kasi, yung init lalabas dito sa gilid, sa mga gilid-gilid niya. Kasi open siya. Diba? Yan ngayon ang downside kung bakit kahit anong lakas ng apoy, matagal kumulo. Kasi meron siyang lake. Ngayon, kabaliktaran dito sa isa. Itong tinatawag natin na double impact chamber. Kasi pag nilagay mo siya dyan, yan, ibaba natin sa isa. Ngayon, once na nilagay natin siya dyan, kung mapapansin nyo, wala siyang singawan dito. Ay, wait lang pala. Diyan ko lang. Lang guys. Ito nga pala, ipapaliwanag ko muna kung bakit ganito ang itsura niya. Kung para saan to para mas mabilis nating maintindihan. Una, ang purpose nito, itong mga bilog-bilog na to, kasi pag nilagay mo yung kaldero, sabi ko nga hindi mo siya kailangan ng lagyan ng ganito. Ngayon, once na nilagay mo yung kaldero, 'di ba? Mabablock yung hangin. Mabablock yung apoy pala. So ibig sabihin, pag na-block yung apoy, saan dadaan yung apoy? Dito. Ngayon, itong mga butas na to, siyempre may apoy na lalabas. San tatama yung apoy? Sa kaldero, di ba? So, ibig sabihin, may lumalabas na apoy dito, tumatama yung apoy sa puwet ng kaldero, at the same time, tatama rin dito paglabas. So, wala siyang masasayang na apoy. Kaya siya tinatawag na double impact chamber, kung tawagin ko. Tapos, ito naman, mapapansin nyo, meron siyang mga maliit na groove. Yung mga maliit na groove na yan. Anong purpose niyan? Ang purpose niyan, para yung hangin, ma-attract siya na aakyat.
Ay, gets nyo? Kasi, once na wala tong butas na to, may possibility na yung hangin, yung apoy, dito agad dadaan. O may init siyang, may init na tatama sa puwet ng kaldero, pero hindi siya masyadong ma-attract dahil walang ganito. Kasi dito dadaan yung hangin eh. Ngayon, once na nilagyan natin ng ganyan, ma-attract yung apoy na dadaan sa taas. Ngayon, yung mga sobrang apoy na hindi na magkasya dito sa mga butas-butas na yan, dito naman siya dadaan ngayon sa labas, bagay na tatama rin sa kaldero. Ba, gets nyo? Simple lang naman guys eh. Yan, tinan nyo, ilalagay natin. Unang-una, lalagay natin ah. Tinan nyo. Wala siyang dadaanan talaga. Ngayon, yung mga apoy na lalabas, dito siya ngayon dadaan yan. Ito guys, yung ano na to, yung kung bakit itim yung kaldero sa rocket stove to, ay hindi to sa dito. Kasi hindi ko pang nagawa, kaka-welding ko lang oh. Yan. Ngayon, kung sa bagay, okay lang to kasi underdeveloped to eh. Kumbaga, hindi pa natin alam yung magiging performance niya kung maganda ba. Siyempre, di ba? Pero, ang katumbas nito guys, sa tansya ko lang ah, katumbas siya ng 10 inches na chamber. 10 inches ang katumbas niya. 5 inches tong ano natin, itong chamber natin. Pero, ang equivalent niya, 10 inches. Yun ang nakikita ko. Sana nga ganun ang mangyari mamaya. Hindi ko pa alam kung blue flame to, ewan ko. Wala pa akong idea kung ano yung mangyayari. Ayan, kasi, kagabi, na-testing ko siya, wala pa yung ganito niya. Ngayon, nilagyan ko ng ganito. Kasi sabi ko, nung umaapoy siya dito, sobrang lakas, sayang yung apoy, natatapon dito. Eh ngayon, ano kaya mangyayari kung yung apoy ipapaakyat ko? So para mapaakyat natin yung apoy, kailangan natin lagyan ng elbow. Yung elbow na yan, pinutol ko lang yan ha. Yan. Elbow yan guys, elbow. Ito yung makaputol nyo. Ngayon kasi, once na nag-successful to, eh kahit pa paano, di ba? Kahit pa paano, makakatulong to sa performance ng Super Kalan. At saka isa pa, ang pinaka purpose nito guys, kung bakit siya meron ganito, yan o, mapapansin nyo, meron na rin siyang anti-apaw. Meron siyang anti-apaw. Ngayon, sabihin na natin, nagkaroon siya ng apaw, pumasok dito yung tubig. Kunaring umapaw yung tubig, pumasok dito. Pero malabo, maliit lang ang chance ang papasok yan kasi umaapaw ito eh. Sabi, hindi basta-basta makapasok yung ano dito, yung apoy. Ngayon, ang mangyayari niyan, pag pumasok dyan, sabihin man natin na magkaroon siya ng parang konting pagpula sa loob. Pero sa loob lang, hindi siya delikado kasi nakakulog eh. Hindi kaya nito na pag napasukan ng tubig, biglang gaganon yung apoy. Bigla siyang tataas ng ganon. Ito, wala. Kung tataas man yung apoy, dito siya dadaan sa mga butas-butas na yan. At saka limitado lang yung tubig na papasok kasi nga, maliit ang chance na makapasok ang tubig dyan o yan o yan. Ay, yung chamber natin nakasilip po. Okay ka lang dyan? Yan. Ngayon, itong ano na to, itong disenyo na to, underdeveloped pa lang to. Hindi pa to talagang totally na official na itsura niya. Kasi, hindi pa to eh. Kumbaga, meron pa ako isang naiisip. Ito siya, kumbaga, yung parang ano lang to, yung pinaka-basic sample. Ewan ko kung anong tawag nila nyo, ba yung tinatawag nila na ano, prototype? Ewan ko lang. Comment nyo lang kung anong tawag dito. Basta ano to, underdeveloped pa lang siya. Yan ang itsura niya. Ngayon guys, pag nag-ignite yan dito, pag nag-ignite siya dito, dito dadaan ng apoy sa gilid. Hindi siya rektadang, kumbaga meron siya. Ngayon, napansin ko lang guys ha. Napansin ko lang, ngayon, ang gagawin ko, nakukulangan ako dito sa ano, yung sa groove guhit. Kailangan dagdagan natin ng ano. Dagdagan natin siya ng groove para mas lalo pang ma-attract yung hangin sa labas ay sa taas. Kasi kaya ko siya tinatawag na ano, double impact chamber kasi once na tumama yung apoy sa puwet ng kaldero, pag tama ng apoy sa puwet ng kaldero dahil naka-block yung kaldero dito. Yan, di ba naka-block siya. Ngayon, pag block siya, dadaan ang apoy. Hindi naman maaring may iwan ang apoy sa loob. Siyempre, dito lalabas yan. Sa mga ventilation niya.
Paglabas niya sa ventilation, saan tatama yung, may lalabas na apoy, saan tatama yung apoy? Dito, sa gilid. So, hindi lang sa gitna ang puwersa, pati sa gilid may puwersa. Kaya, ito talaga, pansasabi ko na ano, isa, kung ano guys, kung magtatagumpay itong ganitong disenyo, isa to sa ano, pinaka game changer. Kasi ano to eh, kasi talagang medyo pinag-isipan ko rin. Yun lang, kasi, di ba, sabi ko nga, pagka marunong ka na, pwede ka na mag-experiment. Pero pag hindi ka pa masyadong ano, yung mga tutorial, pwede mong panoorin, di ba, para kahit papano, naiintindihan mo ng pakunti-kunti. Pero kahit paano guys, medyo may konting alam na tayo sa ganitong bagay, pwede tayong mag-experiment. Kaya lang, syempre, once na nag-experiment tayo, magastos din eh. Di ba? Ito, magastos tayo ng kuryente, yung mga ganyan-ganyan. Pero okay lang yun kasi kahit pa paano, nakakatulong tayo sa ano, sa community ng ganitong klase ng kalan. Di ba? Kahit pa paano, medyo nai-improve natin yung itsura. Ito, at saka ito nga pala yung kagandahan. Yung kay ano, kay Sir Casinet ba yun? Ay, oh, tama, Sir Casinet. Di ba gumawa siya nung ano, yung tinatawag na carbon breaker bang tawagin yun? Ngayon, ito, napansin ko lang kagabi ah. Ewan ko lang kung totoo ba yung nakita ko. Napansin ko, lahat ng carbon niya, kunting-kunti lang, halos nasunog lahat ng carbon sa sobrang init siguro. Kasi nga wala siyang singawan. Ang nangyari, pati yung carbon naluto. Kumbaga walang naiwan sa carbon niya. As in ano talaga guys, yung parang pati yung carbon niya na ano, naluto, nasunog din kasi sobrang init eh, kulog kasi. Pero sana mag blue flame siya. No guys, ready na ba kayo makita yung apoy nito? Kasi kung ready na. Kasi kung ready na kayo, di na natin patatagalin pa. Ito underdeveloped lang to. Yan. Underdeveloped pa lang yan. Ano, ready na. Let's go. Dagdag ko lang. Ito nga parang ganitong klase ng design. Tipid siya sa langis. Kasi bakit? Kunari lang ah, nagsalang ka. Imbis na yung isasalang mo aabutin ng 2 oras, dito siguro ano lang, sabihin natin na ano, mas mapapaikli yung oras ng lulutuin mo. Yun nga pala guys, yung apoy niya ngayon, hindi siya steady kasi bakit? Wala pa siyang ano eh, yung oil pipe, wala pa. Kaya yung apoy niya, dagdag lang tayo ngayon para kahit pa paano tuloy yung panood natin.
Normal lang yan kasi pinapainit pa natin. Dito guys, napapansin nyo, medyo mausok yung chamber niya. Dahil kasi yan sa yung katawan niya, basa pa ng langis. Pero pag nawala yung langis na yan, na nasa labas ng chamber, mawala na rin yung usok niya. Inuusok guys kasi yung katawan niya. Kasi yung sinasabi ko, tingnan nyo. Pansinin nyo. Blue flame siya, blue flame. Hindi ko pa inilalagyan yun guys ha. Wala pa, hindi ko pa nilalagyan ng langis yan.
Walang ano yan guys, walang cut. Tignan natin yung tubig, saglit pa lang yung ano ko. Oh, tignan nyo, napakabilis. Guys, tignan nyo. Saglit ko lang nilagay. Sobrang bilis, mga ano lang siguro. Mga 10 minutes pa lang ako nagre-record eh. Wala pa nga yata. Tignan nyo, yung usok niya, tignan nyo. Yan ang ano guys, double impact chamber ang tawagin. Ako, konti na yung langis na. Magkakarga tayo ng langis. Kakargahan natin ng langis. Wait lang. Lalagyan ko lang. Sobrang dami nang nabuhos natin. Pero saglit na lang yan guys kasi ano may meron pa mga carbon-carbon sa loob. Tignan nyo guys, oh, saglit lang ah, promise yan, totoo yan. Pansinin nyo yung gilid. Walang halong daya. Ay, promise, Pexman. Saglit lang, halos ano lang, 10 minutes lang, kumulo agad. Oh. Tignan nyo guys, walang daya yan. Ngayon, pansinin nyo nang mabuti ah. Nakita nyo yung guhit na ginawa natin? May lumalabas na apoy sa guhit. Ayan o, oh, pansinin nyo, may lumalabas na apoy sa guhit. Diba may, ano, tinan nyo yung usok. Saglit lang yun ah. Tinan yung usok guys, tignan nyo. O, tinan nyo yung kulo. Tinan nyo yung kulo, sobrang lakas. Tignan nyo yung kulo guys. Dalawang tabo nilagay ko ah. Ngayon, para maniwala kayo, kukuha ako dito. So, iinumin ko ah. O, iinumin ko. Tubig ah, yan. Iinumin ko. Yan na lang, tignan nyo ah. Tignan nyo kung mawawala yung kulo. Ay, nawala yung kulo. Sige lang. Kasi kung talagang malakas ang apoy, saglit lang yan. Yan, wala na. Para maniwala kayo. Buusok na naman siya.
Ay, wala nang langis. Ayan, hindi. Kakargahan ulit natin. Argan ulit natin guys, wait lang. Guys, malangkat yan ha. Eh, tubig. Saglit lang yan. O, tinan nyo. Umuusok na. Guys, may kulo na. Kumukulo na naman, saglit lang. Oh. Tsaka yung buong ano niya kumukulo, hindi yung gitna lang. Kasi guys, wala siyang singawan eh. Ayun oh. Nyo, saglit lang yun ha. Saglit lang talaga pakuluin, promise. Walang cut yan. Halos ano lang, halos ilang minuto lang. Ano guys, parang ano, parang hindi tubig yung niluluto. Parang ano, parang nagsusunog ng dyaryo sa sobrang lakas ng usok. Yun na niya yung usok ko. Oh. Yan, wala na. Halos wala nang langis.
Shout out sa'yo, pare. Papansinin nyo guys ha, tinan nyo yung pinagagalingan ng kulo. Hindi siya kumukulo sa gitna, kumukulo siya sa buong kaldero, sa buong tubig kumukulo siya. Diba? Hindi yung sa gitna lang nagagaling, pati gilid meron. Pansinin nyo ng mabuti, pati gilid meron. Kaya lang, wala na siyang langis. West, ano nga pala, yung sa akin lang ah, normal talagang babaga yan pagka ganyan kasi nakatawag dito, yung kulog, walang singawan yung ano, yung apoy. Kaya normal yan na kahit disingko na yung ano, yung chamber natin, tapos 5mm yung kapal, talagang ano siya, bumabaga, hindi maiwasan yan pagka ganyan ano. High power ang design. Ano yan? Tawagin nyo na ano, double impact chamber. Tawagin nyo. Para happy. Ayan. Wala na. Okay na. Ito yung sinasabi ko. Ang sinin nyo, halos naluto yung ano nyo. Halos naging abo yung sinasabing carbon. Halos naging jaryo lang. Kasi sobrang init talaga. Kaya yan o, guys, pansinin nyo yung ano, yung oil destructor. Tingnan nyo na mabuti ah, tumatama sa ano, sa sahig. Yan ang purpose ng oil destructor. Yan. Ngayon hindi ko muna agad papatayin yung blower kasi sobrang init talaga oh. Itong ramdam ko eh. Pero hanggang ngayon umuusok pa rin yung kaldero natin. Ano? At saka yung sinabi ko noong nakaraan, pag mali yung butas nyo, sunog yung ganito. Pansinin nyo, hindi siya sunog. So, ibig sabihin, tama yung ventilation ng hangin. Kasi hindi siya sunog. Kasi guys, maano. Malakas yung ano adapt yung blower na may ganito.
Meron pa akong isang naisip na tawag sa kanya. Siguro yung isang tawag ko sa kanya para mamukhang ano, para mamukhang galing sa ano, sa Pinoy version, Poche. Gets nyo guys kung bakit? Kasi ano yon, para sa akin lang naman ah. Ano lang, yung parang trip ko lang sabihin. Ay, trip ko lang yung pangalan. Poche kasi pusit. Kasi mukha siyang pusit. Tapos yung che, yun naman yung chamber. Kumbaga, pusit na chamber. Yan yung ano, yan yung madaling salita sa kanya. Pero bahala na kayo kung anong gusto niyong itawag dyan sa chamber na yan. Bahala na kayo dyan. Montage. Okay na. Tama na. Shut up. Bye-bye.